Kailangan yung sinasabi ng isip, gusto ng puso. Sinasabi ng puso, gusto ng isip. Ay, kaya nga. Sa English, synchronize sila. Okay. Oh, synchronize dapat kasi yun. Kasi meron din naman na hindi sila nag-agree sa... Pag-ibig naman yan eh. Kalimutan mo yan, wala ka ng pag-ibig. Palitawan na ito. Hindi, kadalasan nagagamit yun. Yung iba, sinasabi ng isip sa puso, pagdating sa pag-ibig. Eh, kalimutan mo na yun. Hindi. Ano? Ba't may bago ka bang pag-ibig? Yun mga kalikwatsero, eh, magandang tanghali po sa ating lahat guys. Kararating ko lang dito kay Nanay Armida, no? Sa tapat niya. Malalim na talaga guys ang problema ni Nanay Armida. Ayan. Pag tinignan mo siya talagang larawan ng kawalang ng pag-asa. Si Nanay Armida, nakita niyo ba? Ayan o, nakatanaw sa kawalan. Ayan, kita niyo ba? Ayan. Ayan siya guys. Natatakpan lang ng ano. Ayan. Talagang grabe ang tsura niya, no? Simula ho nung naligo siya na binilhan natin ng bagong damit hanggang ngayon na hindi pa siya uli nagpapalit ng damit, ano? Mas matindi ang dumi ng damit niyang suot ngayon kaysa doon sa mga nakaraan. Minsan pumapasok siya doon sa payong na kanyang pananggalang sa init, ano? Pero kanina guys, nang dumaan tayo, mataas ang sikat ng araw. Eh, nasa labas siya ng payong, ano? Ibig sabihin, sapul siya sa init ng araw. Ano? Hindi natin alam kung kumakain pa itong tao na ito. Ano? Ayan, pasyalan muna natin, pabayin natin guys. Kilala mo pa ako? Oo naman. Bakit? Ano pangalan ko? Ano pangalan ko? Lake Quachero. Asan si tatay? Si Kenyel. Di ba kasama niyo? Wala, matagal lang umuwi. Matagal ba? Pambira ka, niloloko mo ako. Natutulog ka dito na ilang gabi. Ito mo nga pinapatulog, tapos sabi mo sa akin, kasama ko si Kenyon, ikaw ah. Huling-huling ka naman, na. Eh, paano naman kayo? Ang tagal nyong hindi sumulpot doon para gumawa. Wala pang materyales. Meron na rin. Wala pa? Meron na. Pumunta dito yung asawa ko eh. Wala pa nga. Wala pang delivery. Meron na nga. Sino may sabi? Wala pa. Eh, kaso pinababa nga ulit ng asawa ko dahil siya lang mag-isa yung nakaraan. Wala pang materyales. Pumunta ako dun eh. Pumunta kaya dito si... yung isang araw si ano? Sino? J-Rose. Tapos sabi niya, hindi pa kami umakyat doon. Ano sabi ni J-Rose? Sabi niyon. Ha? Sabi niya, nagsabi niyon. Sabi ko, eh kasi pumunta dito ang asawa ko eh, hindi pala kayo updated. Sabi kong ganun. Eh, buti pa ako updated kasi... Guys, time check ko ay 5 to 12 ng tanghali, ano? Ay, sabi ko 5 to 12. Alas 12 ay, ano? Ikaw kasi lumilipas ang maghapon mo nang hindi mo alam. Eh syempre wala naman akong orasan dito at wala din akong pamilya na dito. Bakit nung pinangalan ka ba may kasamang orasan? Hindi, sagutin mo lang, mayroon wala. Ewan ko sa mama ko. Ah, yung bagay, wala ka pang malay na, ano? Wala pa. Hey mama, guys. Yung mama ko lang nakakahalap. Guys, nandito tayo kay Nanay Armida. Kasi kahapon,
siguro mga alas 7 ng gabi, duman ako dito. Galing kami sa bundok, nagtanim kami ng mga puno. Sa bundok ng Sierra Madre. Marami kami, nagtanim kami ng mga punong kahoy. Oo. Ang purpose noon, para i-save natin yung ating Mother Earth sa pollution at saka sa global warming at saka sa climate change. Alam mo ba yan? So nakilahok kami para magtanim ng puno. Hindi, wala pang materialis. Pumunta ako doon sa bahay nyo, kinuha ko lang yung barita, yung piko, at saka pala. Kasi nanay, ano po, alam nyo naman po na ang mga materialis natin ay sponsor. Siyempre po, pagka sponsor po, kung kailan lang tayo matideliveran, saka lang po kami gagawa. Pero yun po, tatapusin po talaga yun. Kala ko hindi na, kasi nakatiwang-wang na lang doon. Excited ka, no? Kasi, ano? Sabi nyo nga, kailangan na pumunta doon para doon na. Paano naman makakapunta doon kung wala pang bukong, wala pang tingding, wala pa nung mga kung ano-ano? Parang nakalimutan mo na. Oo. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ano na naman? Saan ka ngayon? Ha? Hindi nga. Saan nga ako sisilong doon? Kung gano'n na hindi pa nga ayos yung nakalaano doon. O sige, dito ba nakasilong ka? Ngayon may naman na. Nagkata ka kami pagunta doon. Trapal-trapal ko. Hole. Bakit? Ayan, hole. Saan nahuli ang isda? Ha? Saan nahuli ang isda? Nakahuli! Isda? Gusto mo sa ilog, sa dagat? Hindi, sa bibig. Paano mahuli yung kung hindi siya, ano, di ba, yung pinibingwit mo? Di ba? Ayun! Ganon! Tapos? Kumusta ka naman dito? Ayun, ganon pa rin. Sa tingin ko, hindi ka okay. Bakit? Hindi ka naliligo eh. Hindi. Saan naman yung mga tubig mo? Ayan pa, dami ho guys ho. Eto, kasi lahat ng papaligo mo. Ito pa pala, ang dami, oh. Kapila, oh. Kaya nga. Ba't di ka naliligo? Wala naman, sisilungan kasi dito. Ayan ang problema, nagsisilungan. Pag alas 5 ng umaga, wala pang tao rito. Meron na, no. Dumatating na nga kagad yung... O di, sa ating gabi, maligo ka mag-isa. May tao, wala. Hindi ako pwedeng... papasok ng doon sa kanilang ano, sinarado nila maigi yan. Hindi, dito ka na maliligo pag ating gabi. Hindi, nakita naman ako ng mga tao dyan, ang daming taong naglalakad pa rin. Grabe. Oo, bukas pa yung McDonald's, bukas pa yung doon. Ala. Tapos ang dami pang nagagalaan ng mga tao. May Malaysia ka pa nyan? Ha? May Malaysia ka pa? Siyempre naman. Sino ba? Hindi mawawala ng Malaysia. Grabe talaga. Bata nga, sanggol pa lang, nire-rape na. Matanda na nga na parang lola-lola na nga nila, nire-rape pa rin. Di ba, may Malaysia na ano yung... Hindi nga, kasi ayong maligo ng ating gabi eh. Ayong maligo ng dito lang. Mayroon pa, pag naligo ka pa dito, may mga titingin sa'yo? Meron eh, ang daming dumadaan pa eh. Ganun ba? Oo. Kang aanuhan talaga. Saka maliwanag pa dahil nabukas yung mga ilaw nila. Oo. Yung mga saktan pa, yung ilaw, pag tumapat ng gano'n, hindi talaga hindi na Hindi, kung maligo ka ng ganyan. Ano? Kung maligo ka ng ganyan, may damit lang, tapos hilod-hilod na. Pwede naman yun eh. Hindi ako. Hindi ka mag-ubad. Hindi kasi ako sana yung ano eh, yung may damit na naliligo. Ganon? Kaya nga talaga gusto ko yung mayroong Sige, pag natapos yung bahay mo, tsaka ka lang maliligo, ganon ba? Ayos na, pwede rin. Ayos ah, parang gusto mo nga. Ito guys yung upuan nyo. Ba't hindi mo ginamit to?
upuan mo. Ay, napapagod akong mag-upo. Kaya dito muna ako sa ano. Nakakapagod talaga, umupo. Ay, kanina tumayo nga ako, naglakad-lakad. Oo, oh, saan ka nakarating? Ay, masakit naman nung malakang-malakang po. Napanood ko yung vlog ni Jeros. Yung si Jeros ba? Sabi ni Jeros, patitingnan ka daw sa psychiatrist. Oh, yung ano yon? Nakaraan na pumunta siya na. Oo. Oh. Tapos ayaw. Webes yata yon. Ayaw mo daw. Ayoko. Kasi ang sabi mo, wala ka naman problema. Ay, ganito. Diba, ilang beses ko na sinasabi sa inyo na ang nakaraan dapat sinasabi nyo kasi kalimutan na yun yung nakaraan. Wag nang isipin yung nakaraan tapos mag-move on na. Hindi pwedeng ganun. Bakit hindi pwede? Kasi ang nakaraan yan ang pinagpapasiyan mo nga, diba? Kaya nga sinasabi kong madalata yung past, present, tsaka future. Paano ka pag sinabi mong kalimutan, huwag nang alalahanin, tsaka magkupo, hindi pwede. Kasi yan ang parte ng buhay mo. Pag hindi mo inalala yan, di malaki yung mawawalang parte ng buhay mo. Tama? Disagree ako? Okay, sige. Given. Paano masosolve ang problema? Magsosolve lang yan ang problema ko. Kung... Okay, tama, nahirapan ka. Ibig sabihin, hindi mo alam. Nahirapan ka, hindi ka makasagot eh. Kung pagkakaroon ng talagang tamang paraan ng kalutasan ng lunas. Yun. Naniniwala ka sa Panginoon? Oo naman. Naniniwala ka sa Diyos? Oo. Diba, ang sabi doon, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pag kinunik natin yung sa sarili mo, nasa na yun? Ngayon. Yung kasabihan, yung sabi ng Panginoon o sabi ng kasabihan. Kasi naman, hindi pa nga ako nag-ano na maghanda doon sa mga sinasabi ninyo. Yun nga! Ganda na nga eh. Balik tayo! Ayun nga! Nasa tao ang gawa, kasi, nasa Diyos ang awa. Paano tayo kaawa ng Panginoon? Eh, sabi kong ganun. Kung wala tayong ginagawa. Hindi pa handa ang sarili ko. Kung baga, ako, hindi yung mapipilit sa inyong gustong gagawin na magiging mabilis ka agad na ano. Ako kasi proseso. Hindi ganun ang ano ko. Sa akin kasi. Ako kasi maniwala ka sa akin sa hindi kita pipilitin. Wala akong pipilitin sa iyo na kahit na ano. Kasi inaantay ko yung magkusa ka. Oo nga, ayun nga yun. Yung magkusa ka sa sarili mo. Ayun nga yun, kaya nga lang, hindi pa nga ako handa. Kasi inaano ko pa yung, tinadansya ko pa yung sarili ko sa mga... Bakit mayroon pang hindi handa? Ano ba yung pag-ibig ba yung pinag-uusapan natin? Na hindi ka pa handa? Ano ba yan? Bakit? Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit? Pwede rin naman yung pag-ibig yun na. Dahil pag-ibig sa pamilya, sa mga namatay na mga magulang, sa kaya mga namatay na kapatid. Kung pamilya ang pinag-uusapan, dapat priority yun. Kaya yung salita mong hindi ka handa, dapat handa ka na kasi pamilya ang pinag-uusapan eh. Hindi ba? Diba? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, huwag mo muna ninyong mamabilisin sa sinasabi nyo ano. Sino mas magaling sa ating dalawa? Sino mas magaling sa ating dalawa? Magaling na ano? Sa mga talastasan, kaya kitag-usap. Sino nga magaling sa ating dalawa sa mga kitag-usap? Sa ating dalawa! Ewan ko, sa ating dalawa. Sino mas magaling? Wala ko
magaling magalingin kasi ano? Sige, magpaliwanag ka. Oo, sige. Walang magaling-magaling kasi pare-parehas lang naman yan na meron kang punto, meron akong punto. Pare-parehas lang yan. Walang magaling-magaling yan. Sasabihin mo kasi, pinipilit ka namin. Hindi ka namin pipilitin kasi ang gusto namin magkusa ka. Kaya nga, hintayin yung... Yung mayroon kang sariling paninindigan, hindi mo kailangan ng opinion ng ibang tao. Ikaw mismo, sa sarili mo, yun ang kailangan natin. Sa sarili mo mismo. At pakita mo kay Enteng na karapat-dapat ka. Na maging ina ni Kenyel. Yun ang hinahanap natin ngayon. Nawala na. Anong nawala? Andyan lang yan. Ay, tumutulong mo. Andyan lang. Wala, hindi na muna doon sa kanilang ano? Ano na naman? Iniisip ko. Ano iniisip mo ngayon? Ha? Ano iniisip mo? Okay, tama, wala. Hindi. Inuuna mo ka, tagal mo eh. Tagal mo sumagot eh. Eh, syempre. Ikaw ba, mabilis ka sumagot? Oo naman. Syempre, mag-iisip ka muna bago ka sasagot. Tama, pero mabilis kasi ako mag-isip. Hindi. Kaya ako mabilis sumagot. Mali ka doon. Ano? Eh, mamaya pumalpak pa yung sinasabi mo. Kung mabilis ka mag-isip, hindi mo na napag-aralan hindi. Yung pag-iisip mo. Nay, pag-aralan mo, pagkonektahin yung isip at puso, mabilis kang sasagot. Kasi alam mo bakit? Nagiging totoo ka sa sarili mo. Ganun yon. Ayaw ko mapapayag ka sa sinasabi ko. Kung agree ka ba? O kita mo, hindi ka agree. Hindi ka kasi sumasagot. Hindi. Nag-iisipan ko eh. Yung sinabi mo eh. Oo, i-connect mo yung puso't isip. Kailangan yung sinasabi ng isip, gusto ng puso. Sinasabi ng puso, gusto ng isip. Ay, kaya nga. Sa English, synchronize sila. Synchronize dapat kasi yun. Kasi meron din naman na hindi sila nag-agree sa... Pag-ibig naman yan eh. Kalimutan mo yan, wala ka ng pag-ibig. Palitawan na yan pag-ibig. Hindi, kadalasan nagagamit yun. Yung iba sinasabi ng isip sa puso, pagdating sa pag-ibig. Eh, kalimutan mo na yan. Hindi. Ano? Ba't may bago ka bang pag-ibig? Hindi yun sa... Palitawan na ito. Hindi yun sa ano ng pag-ibig. Kasi hindi naman lagi yan na sabi mong magkakasundo nung puso sa yun nga ang dapat. Hindi rin. Yun ang nararamdaman mo ngayon. Iba isip mo, iba puso mo. Eh, iba nga eh. Pero subukan mong pagkunikin yung dalawa, madali ka makapag-come up ng mga decision making. Pero sa ngayon, wala pa. Kaya nga, dalhin din mo nga ikinukunik, subukan mo lang. Pagbalik ko, dapat connected na yung dalawa. Subukan mo yun. Kasi kung ang bottom line kasi noon, pagka ano sinasabi ng isip mo, yun din ang dinidikta ng puso mo. Alin man sa dalawa, parehas yan eh. Yan ang bumubuhay sa tao, puso at isip. Diba? Ngayon, kapag nag-connect yung dalawa, limba, dinidikta ng puso, nag-agree ang isip, dinidikta ng isip, nag-agree ang puso. Bottom line, makadali ka makapag-desisyon ng gusto mong gawin sa sarili mo. Ganun yun. So, hindi mo na kailangan siguro kung ayaw mo na ayong sinasabi ni Jeros na psychiatrist, okay lang naman. Kaya lang, subukan mo yung sinasabi ko. Makakatulong sa'yo yun. Kasi sabi mo, bahala na yung anak ko, bahala na yung mister ko. Walang ganun, pamilya eh. Hindi masasabing pamilya yung kapag may kulang sa isa. Na isa. Halimbawa, tatay, anak lang. Oh, hindi pamilya yon. Hindi, sila muna. Ang tawag lang doon, mag-ama. Oo nga, mag-ama nga. Pagka pamilya, may nalay, may tatay, may anak. Ganon. Diba? Tama, tama. Kasi kadalasan, na ano ko sa kanila, sila lang ang gusto nila na sila lang magkasama. Isinasantabi nila ako. Kaya, ayun ang hindi ko na... Kaya nga
Kapag ka ginawa mo yan sa... Alaan ko muna sila sa ganong ano nila. Mga inagawa, mga magustuhan nila. Yun. Sabi mo eh. Pero ito ha, kapag kayong pag alam mo yung sinabi ko. Oo, alam ko yan. Pag-isipan mo rin. Oh. Ha? Malay mo, tama ako. Pero sigurado ako, tama talaga ako. Tingnan na lang natin. Sasabihin ko na lang sa inyo na kung handa na ako sa mga... Wala naman tayo kay Corina eh, para sabihin, handa ka na ba? Wala na si Corina, wala na ano eh, wala nang rated K eh. Meron pa rin siya. Oh, handa ka na ba? Walang ganon. Kasi naman eh. Tenga, pagsubukan mo yan. Nay, huwag natin gawing komplikado ang lahat. Hindi tayo nagmamadali, pero unti-untiin natin. Kaya nga, kaya oh. Sabi nga nila, kung di ka kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Time is gold, mabilis lumipas ang araw at panahon. Mapag-iiwanan tayo kapag di natin sinabayan ng oras at panahon. Ganon yon. Ganon. O, diba? At saka, walang ibang makakatulong sa atin, kundi sarili natin. Totoo yun. Oo, oh, yun na nga. Oo. Oh. Kaya nga. Kaya na lang ng ano ko. Pag bumalik ang sasakyan dito, punta ulit tayo sa bundok. Bakit na naman? Para maligo ka. Wala pa mga ano din, hindi pa gawa. Hindi naman konekta sa paliligo yun eh. Ang konekta sa paliligo, kailangan ng sabon, kailangan ng shampoo, at kailangan ng conditioner. Yun ang kailangan sa paligo at saka tubig. Pero yung wala ang bubong ang bahay mo, walang ganito, hindi naman kasama sa paliligo yun. Ayun, sana naman yung sisilong para makapaligo. Sa CR! May flooring na nga yun eh, bahay mo eh. May flooring na yun. Mayroon ng hagdanan papuntang CR. O nay, pagnilay-nilayan mo yung mga sinabi ko, ha? Huwag kang magtatapos sa amin kasi kami purely na tumutulong sa'yo. Si Abby, si Jeros, lahat kami. No? Pusang loob lang na gusto ka namin tulungan. Kaya wag kang yung bakit ganito, bakit ganito. Huwag mo muna questionin yun kasi hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Antayan mo lang na matapos po ang lahat. Ngayon, ang pinakamaganda mong gawin, tulungan mo ang sarili mo. Hindi ka namin pipilitin kasi gusto namin magkusa ka. Ha? Si Kenyel, si Renyel, at saka si Moises. Nung nandun sila sa bahay, nare-relax ang bata, laging makinis, naligo, bagong gupit, pinagupitan ko, pare-parehas kami, sabay-sabay kami nagpagupit. Araw-araw nakakapaligo siya, araw-araw nagbibihis siya. Dapat, yun yung normal na nangyayari sa buhay ni Kenyel. Nalilinis yung tenga niya. Kasi pag nandito siya, nahamugan, naiinitan, yung tenga niya, uulit na naman. Dapat ganun, nagagamot naman yun. Kaya nga. Ako, hindi naman ako... So, Nay, hindi na ako magtatagal kasi nabibilad ako sa araw. Ayan na nga, Dalawa lang kasi pamimilihan ko kung Pacquiao o araw. Eh ngayon, araw ako eh, arawan eh. Aywan. O, sige na, bye-bye ah. Ingat ka dyan. Saan sasakyan mo? Ano? Ayan ba yun? Oo. Kala ko hindi yan. Grabe ka naman! Kala ko naka-motorcycle ko lang. Hindi, basta pag-isipan mo yung mga sinabi ko, ha? Pag-isipan mo kasi makakatulong sa yun. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ka ba sa akin? Sa mga sinasabi ko. Sa pagkatao ko, naniniwala ka ba? Ano ba yun? Kita mo, ang labo mong sumagot eh. Naniniwala ka ba? Makakalimutin din kasi. Oh, sige na, sige na. Sige na, ayaw mo sumagot eh. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Tulungan mo sarili mo. Ha? Mahalin mo pa ang sarili mo.
Hello. Ah, sige na, bye-bye. Ayun guys, nabibilad ako sa init sobra. Uwi na ako kasi hindi pa ako nagla-lunch. Saan ka pupunta? Uwi na ako. Sa puso mo. Hindi, galing ako sa bahay natin ko yung anak ko. Sino? Yung anak kong bunso. Dalaga. Sinan ba ang anak ko? Actually, wala. Si Mrs. may anak doon. Kasi hindi naman ako nanganganak. Eh. Bunso ko, 18 years old. Hinginapit mo. Lalaki. Dalawang babae. Dalawang lalaki. Sige na. Batiin mo muna si Mami Babe. Si Mami Babe. Ay, sige. Hello, Ma'am Babes. Gandang umaga naman. Tangali. Tangali. Oo. Ay. Ganun lang? Oo. Ah, sige, ganun lang. Bakit? Ganun ba? Sabi mo, mahal na mahal ka nila kotsero. Ah. So, nagsabi niya na. Hindi ako. Para makadami pa kayo ulit. Grabe naman ayos si mo. Ah, Ma'am Babes. Kita mo? Hindi ka totoo eh. Ano na naman? Ayusin mo, nasasamit ka eh. Oo. Hello, Ma'am Babes. Magandang tanghali. Mahal na mahal ka ni asawa mo si Lay Cochero. Hello. Yon. Galing. Salamat, salamat. Salamat. Hey guys, maraming salamat ano. Uwi na ako kasi nabibilad ako sa init. Si Ate Armita ano tayong ayun na meron lang tayong mga ha? Ano? Ano? Pera. Pera? Ano ang gusto mo? Wala kang pera ito ka. Up and down. 100 lang. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Bravo, pag-iisipan ko yung mga sinabi mo. Hindi, good. Hindi, ito na lang. Huwag mo nang pag-isipan. Ano na naman. Gawin mo na lang. Oo, basta paganda na ako. Ha? Oo, paganda. Asahan ko yan, ha? Oo. Sige, bye-bye. Bye. Oh guys, maraming salamat. Inabot na tayo ng hapon. Ano? Hindi pa tayo nagla-lunch. So, take you. Doon na tayo. At traffic na. Good. Bye-bye. Hello, lang. Yung ganito, kasi Ma'am Ate Girls nagbibigyan ng ganitong damit. Oo. Ganito na lang yung ano niya. May bulsa. Oo. Oh, sige, pero, sige. Ano? Sabi mo, Ma'am Babe. Ah, okay. Ate Babes, Ma'am Babes, pwede bang paki naman na ano, yung ganito o, yung binibigay mo na t-shirt na parang duster, mga ka, tapos may bulsa. Yan. Na mga malalaki. Yan, sige. Alam niya yan. Ingat ka dyan, ha? Salamat. Ingat. Salamat sa tulong. Ingat, ha? Bye. Hello.